Magandang araw sa inyo. It's another tutorial for circuit analysis 2. Ang topic natin ngayon ay AC, series, parallel, and series parallel circuits. So, let us discuss first series AC circuit. So, ang first topic natin is impedance and the phasor diagram. Ano bang impedance? Ang impedance, ito ay sukatan ng opposition na inahatid ng isang circuit sa daloy ng kuryente kapag inilapat ang isang boltahe. At ang symbol nito ay capital letter Z. Okay? So, yan ang symbol ng impedance. The next term is reactance. Ang reactance ay pagsalungat ng isang elemento ng circuit sa daloy ng kuryente dahil sa inductance or capacitance na component na yan. Okay? So, ang symbol naman ng reactance ay capital letter X. Okay? So, kapag meron ka nakitang subscript na L, ibig sabihin inductive reactance yun. Kapag may nakita ka naman subscript na C, ibig sabihin capacitive reactance yun. Okay? So, the next term is resistive element. So, sa purely resistive, ang general format ng impedance mo ay ito. Okay? C sub R is equal to the value ng resistor mo and then ang phase angle ay 0 degree. Okay? So, ito ang general format ng impedance mo kapag purely resistive. Okay? So, the same formula pa din na ginagamit sa Ohm's law. If you want to get the impedance, the formula is Z is equal to the voltage over the current. Okay? Okay, let's have an example para dito sa topic na ito. So, sa problem number 1, using complex algebra, find the current I for the circuit shown and sketch the phasor diagram. So, ito yung circuit diagram na pinakocompute sa atin at ang pinapahanap dito ay yung current equation. So, given lang tayo ng 5 ohm the resistor and then the voltage across this resistor is equal to 100 sine omega t. Okay? So, ibig sabihin, ang ibinigay sa ating circuit is purely resistive. Okay, let's answer this problem. So, ang given ay the voltage, which is 100 sine omega t. So, we're going to change this equation kasi naka-time domain yung equation ng voltage. So, para magamit may formula ng Ohm's law, kailangan naka-polar ang coordinates ng equation mo. So, ang gagawin mo, itong 100, which is the maximum voltage, we're going to multiply it by 0.707. Okay. So, para maging BRMS. Okay. So, pag multiply mo ng 0.707 itong 100 na ito, ang lalabas dyan ay 70.71 volts. Okay. And then, the angle is 0 degree kasi walang angle na kasama dun sa time domain equation niya. Okay. So, always remember na lahat ng nasa equation ng nasa ohms mo na voltage and current mo dapat naka polar coordination. Okay? So, since nakuha na natin si B, pwede na natin gamitin yung formula ng Ohm's law to get the current. So, the current is equal to the voltage over the impedance. So, that is equal to 70.71 volts, 0 degree. And then, ang general format kapag purely resistive, that is 5, diba, R. Tapos, and then, ang angle nun ay 0 degree. Okay? So, kaya ganito yung equation niya. So, you evaluate this equation, lalabas sa idan ay 14.14 ampere, 0 degree. Now, kailangan ibalik mo ulit itong format ng current mo sa time domain kasi ang given sa problem ay naka-time domain. So, para malipat mo sa time domain ito, kailangan i-divide mo itong sagot na 14.14 na RMS value ng current mo sa 0.707 or you multiply by square root of 2. So, ito yan. So, pag multiply mo na square root of 2 yun, lalabas sa'yo doon ay 20 sine omega t kasi walang angle na dala-dala yun. So, kaya ito na yung final equation mo sa time domain. Okay? So, ang sagot ay is equal to 20 sine omega t. So, para mag-graph mo siya sa Cartesian plane, ito yun. So,
let us say mula dito hanggang dyan, yan yung haba nung value nun ay 14.14 ampere. And then, kasi kaya siya dyan bumagsak sa x-axis na yun, kasi 0 degree. Okay? And then, mula ulit dito, okay? So, mula ulit dyan hanggang, lagyan natin. Yan, wait lang. Tataas natin. Yan. Mula ulit dyan hanggang dito, yan naman yung value ng voltage mo. Okay, that is, assume natin na 70.71 yun. So, dyan din sa x-axis babagsak kasi ang angle na dala-dala niya ay 0 degree. So, ito yung phasor graph ng current and voltage mo. Okay? Now, let us discuss inductive reactance. Ang inductive reactance, ang trabaho lang nito is to control the level of current through the network. So, ang general format niya, kapag purely inductive, ito yun, ibig sabihin, isang inductor lang ang laman doon sa circuit mo, ang general format ng impedance nun ay ito. Okay? So, say sa well, that is equal to the value ng inductive reactance mo and then ang angle nun ay 90 degree. Okay? So, formula na X sub L, that is omega L. Natalakay na to sa mga naunang chapter ng circuit analysis ninyo. Okay? So, ibig sabihin, kapag purely inductive ang circuit mo, ang general format ng impedance mo ay ito. Okay? Okay, let's have an example para dito sa topic na ito. So, sa problem number 1, using the complex algebra, find the current I for the circuit shown and sketch the phasor diagram. So, ang nire-request natin, hinapin natin yung current value dito sa circuit na ito at saka i-sketch natin yung value ng current and voltage mo sa phasor diagram. Okay? So, ang given sa atin dito sa circuit na ito ay purely inductive circuit. Okay, so we are given inductive reactance, which is 3 ohm, and the voltage across this inductor is equal to 24 sine omega t. Okay? Okay, let's answer this problem. So, bago natin masagutan at magamit yung ohms na formula, kailangan makonvert natin muna yung given na voltage sa phasor form kasi ang given ay time domain. Okay? So, we're going to multiply the maximum voltage, which is 24, sa 0.707 para makuha natin yung RMS value. Okay? So, kapag binutiply mo yung maximum voltage, which is 24, sa 0.707, ang lalabas sa'yo doon ay 16.968 volts. So, ang daladalang phase angle nun ay 0 degree. Okay? Kasi walang angle na daladalo dito sa time domain. Okay? So, pwede natin gamitin yung formula ng Ohm's law, that is I is equal to B over the inductive impedance. Okay? So, that will be equal to 16.968 volts, 0 degree over 3 ohm, that is the value of your inductive reactance. And then, the angle na dala-dala nun ay 90 degree in general format kapag purely inductive. So, we evaluate this equation. Lalabas sa'yo dun ay 5.656 ampere. And then, the phase angle is negative 90 degree. So, since ang given ay naka time domain, so, ibabalik natin yung sagot ng current natin sa time domain din. So, we're going to divide this RMS value sa 0.707 o kaya yung multiplied by square root of 2. So, kaya ito yan. Square root of 2 times 5.656 lalabas sa'yo dun ay 8. Okay? So, sine omega t, dahil ang dala-dala ng angle ay negative 90, kaya may minus 90 dun. So, this is the time domain equation ng current mo. So, when we graph it, so, since nasa 0 degree, ang phase angle ng voltage mo is 0 degree, so nasa x-axis siya. So, let us say, mula dyan hanggang dito, ang value nun ay 16.968. Okay? So, kaya nasa x-axis kasi 0 degree. And then, negative 90 yung IMO. So, kaya pababa. Okay? So, gawin tayo dito. So, dito. Ayan. At the same, ayan, mula dyan, ang haba nun ay 5.656. Okay? So, yung arrow, lalagay mo pa ganun. Okay? So, kaya pupunta doon, ibig sabihin, saan nakatapat yung head ng arrow mo? Ibig sabihin nun, B leads I. Okay? Kaya leading.
kasi nauuna ang voltage mo sa current mo, o yung current mo ay nahuhuli sa voltage mo. So kung saan nakatapat yung arrow, ibig sabihin siya ang nauuna dun sa variable na ito. Okay, that's how you plot the phasor diagram. Okay, let us discuss capacitive reactance. Okay, ang trabaho ng capacitive reactance mo, siya ang sumusukat kung gaano kalaki ang nagagawa ng capacitive element mo sa pag-control sa level ng current dun sa sirkuito mo. Okay, so kapag purely capacitive yung circuit mo, ibig sabihin capacitor lang ang laman ng sirkuito. So ang general format ng impedance mo ay ito. Okay, so series of C is equal to the capacitive reactance, and then the phase angle na dala-dala nun ay negative 90 degree. Okay, okay, let's have an example para dito sa topic na to. So sa problem number 1, using the complex algebra, find the current I for the circuit shown and sketch the phasor diagram. So kung mapapansin mo, ang given lang sa circuit diagram natin ay isang capacitor. So that means this is a purely capacitive circuit. So ang pinapahanap ay si current I. So we are given capacitive reactance, which is 2 ohm, and then the voltage across this capacitor is equal to 15 sine omega t, and we are required to get the current. Okay, let's answer this problem. So bago natin masagutan yung problem na to, since ohms lang gagamitin natin, kailangan naka polar form yung mga voltage natin. So since ang given ay naka time domain na voltage, which is 15 sine omega t, we're going to multiply the maximum voltage, which is 15, ng 0.707 para maging RMS value. So 15 times 0.707, lalabas sa iyo doon ay 10.605 volts. And then ang phase angle na dala-dala nun ay 0 degree. Okay? So to get the current, we're going to use the Ohm's law formula. I is equal to B over the impedance. So we substitute the data. Ang value ng B mo is 10.605 0 degree over the value ng inductive reactance mo is 2 ohm, and then the phase angle nun ay negative 90 sa general format niya. So pag in-evaluate mo itong equation na ito, ang lalabas sa iyo ay 5.303 ampere, and then the phase angle is 90 degree. So since ang given ay naka time domain, we're going to change the equation ng current mo na naka RMS value sa time domain din. So we're going to divide this value, yung 5.303, sa 0.707, o kaya you multiply it by square root of 2. So kapag minultiply mo na square root of 2, yan ang lalabas sa iyo ay 7.5. Okay? And then sine quantity omega t plus 90 degree, kasi ang dala-dalang phase angle ng I mo ay 90 degree. Okay? So kapag pinlot mo yan, dahil ang dala-dalang angle ng voltage mo ay 0 degree, so nasa x-axis siya. So let us say mula dito hanggang dyan, ang haba nun ay 10.605 volts. And then, since positive 90 ang dala-dalang angle ng current mo, so mula dito, okay, hanggang doon, let us say that is 5.303, and then ang angle na 90 degree. Okay? So since pag napansin mo, nauuna, pag pinlat mo to, nauuna yung current mo sa voltage mo. So ibig sabihin, I leads B or B lags I. So ibig sabihin, kapag nilagay mo yung angle mula dito hanggang doon, ang arrow mo ay nakatapat kay I. Kasi ibig sabihin nun, I leads B. So kung saan nakatapat yung arrow, ibig sabihin siyang nauuna dun sa isang variable. Okay? Okay, let us discuss impedance diagram. Ang impedance diagram ay isang pagpapakita ng vector na naglalarawan ng magnitude ng mga impedance ng resistive, ng inductive, at capacitive na component ng isang network, at ang magnitude at angulo ng kabuong impedance ng system mo. Okay, so kanina, napakita na sa inyo paano ginagraph yung impedance diagram ng resistive, impedance diagram ng inductive, at saka impedance diagram ng capacitive. So ito yung format nun. So ito yung sa R, so, kasi 0 degree lagi ang dala-dala nun. Tapos ito naman yung para sa inductive mo, kasi ang dala-dalang angle nun ay positive 90. Tapos kapag capacitive, nasa baba siya, kasi ang dala-dalang angle lagi ng capacitive mo ay negative.
Okay? So, ang tawag mo dito ay impedance diagram. Okay? Okay, this is the formula that you're going to use para sa series connection ng circuit mo. So, para malaman mo na series connection ng circuit mo, dapat ang pagkakaayos ng bawat component ay one after the other. So, katulad nito. Okay? So, o kaya, common sila sa isang node. Okay? So, parang dito, yung voltage mo, common sa isang node ng paan ng isang impedance mo, and then tong isang paan naman ng impedance mo, common doon sa isang impedance mo. So, ang tawag mo dito sa connection na to ay series. So, in order for you to get the total impedance, ang ginagawa lang ay kinukuha yung sum ng buong impedances na yun. So, katulad nito, meron kang apat na bar na impedance dito. So, para makuha mo yung total impedance, ina-add mo lang siya. So, say 1 plus say 2 plus say 3 up to say n. So, depende kung ilang component ang present dun sa circuit diagram mo. Okay. So, sa series connection, sabi natin ang constant variable is the current kasi isang current lang ang dumadaloy sa isang series connection mo. So, laging kinukumpit dito ay yung mga voltage drop o yung voltage across sa bawat component mo. So, let us say, you want to compute the voltage across kay say 1. So, ang formula nun ay V sub 1 is equal to I say sub 1. Okay? So, if you want to compute the voltage across kay say 2, the formula is V sub 2 is equal to I say sub 2 and so on. Kung ilan pang component yung meron doon. And then, gamit ka ng KBL. So, ang formula nun para ang KBL, sabi natin, the total voltage is equal to the voltage drop. So, the input voltage mo ay equal dun sa bawat drop ng mga component mo. So, kaya E is equal sa V1 plus V2. Okay? So, kung ilan yung voltage drop, pag inad mo lahat yun, equal dapat yun sa input voltage mo. Okay? So, in order for you to get the current, the formula, using the ohms, no? That is the total voltage over the total impedance. Okay? So, in order for you to get the power, in total power, the formula is total voltage times the total current cosine ng theta sub t. Ibig sabihin yung theta sub t dito, that is equivalent dun sa angle na dala-dala ng okay, voltage mo minus ng angle na dala-dala ng current mo. Okay? That is the theta, total theta. So, naka-absolute value yun. Yung angle na dala-dala ng voltage mo minus the angle na dala-dala ng current mo. Pag kinuha mo yung value nun, that is the theta sub t. Okay? And then, if you get the cosine ng theta sub t na yun, ang makukuha mo is power factor. Okay? Or, pwede mong gamitin ay R over the total impedance. In order for you to get the power factor. O kaya, pwede mo rin makompute yung power ng bawat isang component mo using this formula pa rin. Voltage across dito sa impedance na to times yung total current cosine ng angle na dala-dala ng component na to. Okay? So, pwede din na ang formula ang gamitin mo kasi tatlo yung power na ginagamit na formula I squared R. Okay? O kaya I squared C. Okay? O kaya pwede din B squared okay, over C. So, yung current na dumali dyan, squared mo yun, then you multiply dun sa impedance ng component na yun, makukuha mo yung power para dito sa P1 na to. So, ganun din kay say 2 tsaka kay say 3. And then, pwede din na isang formula ng power is B squared over C. So, yung voltage across dito kay say 1, squared mo over dun sa impedance ng say 1 mo na yun, makukuha mo yung power para kay say 1. Okay? So, ibig sabihin, tatlong formula ang power na pwede mong gamitin. Ito, ito, at saka ito. Okay? Okay, let's have an example para sa topic na ito. So, sa problem number 1 in the series RLC circuit shown,
determine the total impedance, the current, the voltage across kay inductor, and then the voltage across kay capacitor, and then the voltage across kay resistor, and the total power, and the power factor. So, yun yung mga pinapahanap dito sa circuit diagram na ibinigay sa atin. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ang unang pinapahanap ay total impedance. So, para makuha mo yung total impedance, ang ginagawa, ang formula lang yan, 3, okay, plus J7, okay, minus J3, okay. Yan. So, ang lalabas sa iyo dyan ay 3, plus J4. Okay? J4. Ayan. So, kaya J7 equivalent itong inductive reactance mo, diba, kanina sa lecture sa unang part, sabi natin na general forma nito ay 90 degree. Okay? Tapos, ito naman ang general form ng capacitive reactance mo ay 3, negative 90. Okay? Sa impedance niya. So, kapag itong follow form niya na ito, kinonvert mo sa rectangular, ang equivalent nun ay J7. Okay? So, ito namang 3, negative 90 na ito, pag kinonvert mo itong follow form niya sa rectangular, ang kalalabas nun ay negative J3. Okay, so automatic agad kapag ganito, para mas mabilis ang pag-compute sa rectangular form mo, ang equivalent agad ng impedance mo kapag inductive reactance ay positive J nung value na yun. Pag kunwari naman, capacitive yung reactance na ibinigay sa'yo, automatic negative J nung value na yun. Okay, kaya naging 3 plus J7 minus J3. So, ang kalalabas na nun ay 3 plus J4. So, kapag kinonvert mo, itong rectangular form na nakuha mong total impedance na ito, ang kalalabas na yan, pag kinonvert mo siya sa polar form ay ito. Okay. So, ang total impedance mo ay 5 and then the phase angle is 53.13 degree. Okay? So, kahit singit dyan sa dalawa na yan, tama yung sagot. Pwedeng naka-rectangular form na 3 plus J4 o kaya naka-polar form. Okay? So, kaya natin siya pinolar form kasi susunod na kukuhanin natin yung variable ay yung current na pinapahanap. So, para makapag-divide ka, kailangan yung equation mo ay naka-polar form. Kasi ginagamit lang ang rectangular form kapag mag-a-add at saka mag-subtract. Tapos, ginagamit naman ang polar form kapag mag-multiply at saka mag-divide. Okay? So, the formula para makuha naman natin yung current using the Ohm's law, that is total voltage over the total impedance. So, bago natin magamit yung formula na yan, kung mapapansin mo, yung given sa ating input voltage ay naka-time domain. So, para maging follow form ito o naka-phasor domain, kailangan i-convert natin yung variable na ito sa phasor domain. So, itong 70.7 na maximum voltage na i-multiply mo ng 0.707 at ang lalabas doon ay 50. Okay? So, ang phase angle na dala-dala nun ay 0 degree kasi walang angle na dala-dala dito sa time domain equation niya. So, ang equivalent nito sa RMS value, that is 50 volts, and then the phase angle is 0 degree over nung nakuha mong total impedance, that is 5, and then the phase angle is 53.13 degrees. So, 50 over 5, that is 10, and then 0 minus 53.13 degree, ang lalabas sa iyo ay negative 53.13 degree. Okay? So, this is the value for the current. Okay? Now, let us compute the voltage across sa bawat component. Voltage across kay R, kay L, at saka kay C. So, since ang una natin si current, gagamitin lang natin ay yung mga formula ng Ohm's law. So, para makompute mo yung voltage across kay R, the formula is I times ng impedance nung R mo. So, kaya I say R. So, ang kalalabas na nun, pag sinubstitute mo yung mga data ang nakuha mo, ang value ng I mo is 10, and then negative 53.13 degree times the value ng R mo, that is 3, 0 degree. Ito yung general format ng impedance mo sa purely resistive na circuit. Okay? So, lalabas sa'yo dyan, pag minultiply mo yung value na ito,
ang lalabas na sagot sa iyo ay 30 volts, and then the phase angle is negative 53.13 degree. Okay? So, para naman makompute mo yung voltage across kay L sa inductive reactance mo, so, ang formula is I say L. Okay? So, you substitute the data. So, ang I mo is 10 ampere, and then the angle is negative 53.13 degree times 7, and then 90 degree. So, ito yung general format ng impedance mo sa inductive. So, pag in-evaluate mo itong equation na ito, ang lalabas na sagot sa'yo doon ay 70 volts, and then the phase angle is 36.87 degree. Okay? So, para naman makumpute natin yung voltage across kay C, so, the formula is I times ng impedance nung C mo, ng capacitor mo. So, we substitute the data. The value of the current is 10, and then the angle is negative 53.13 degree times the general format para sa impedance ng capacitive mo ay 3, and then the angle is negative 90. So, when you evaluate this equation, lalabas na sagot sa iyo dyan ay 30 volts, and then the phase angle is negative 143.13 degree. Okay? Okay, now let us compute the total power. So the formula that we're going to use is total power is equal to the power across kay resistor, and then the power across kay inductor, tsaka power kay capacitor. So PR plus PL plus PC. So ang formula gagamitin natin ay yung EI cosine theta. Okay, so kaya ang formula, voltage across QR times the current cosine ng theta R. Okay, plus BL times ng I cosine theta L plus BC times ng I cosine ng theta C. Okay, so we substitute the data. The voltage across QR na nakuha natin kanina ay 30, and then you multiply dun sa magnitude ng current na nakuha mo kanina, which is 10 ampere. Cosine ng 0 degree kasi ang dala-dalang angle ng impedance dito sa CR mo ay 0, kaya cosine 0 degree. Okay? So plus 70, yung magnitude ng voltage across kay inductive reactance mo ay 70, yung nakumpute natin kanina, times the current that is 10 ampere cosine na 90 degree. Okay? Kaya 90 degree kasi yung dala-dalang phase angle ng say sub L mo dito ay 90 degree. Okay? So, plus 30 volts, that is the voltage across kay capacitive reactance na compute natin kanina, times the current, which is 10 ampere, cosine ng 90 degree. Okay? So, ito ay negative 90. And i-correct lang natin yan. Kasi ang dala-dalang phase angle nito ay negative 90. Okay? So, ito, 0 na. Kasi cosine ng 90 ay 0. Okay? Kaya, ang matitira na sa equation mo, ito. 30 times ng 10 ampere cosine ng 0 degree. So, 30, dahil ang cosine ng 0 is 1. So, 30 times 10 ang lalabas sa'yo ay 300 watts. Okay? So, that is the total power. O kaya, pwede mo rin gamitin yung formula ng total power na total voltage. Okay? Yan. Total voltage times the current, yung total current mo. Cosine. Okay? Cosine ng theta T. Okay? Yung theta T na gagamitin mo dito, yung kanina formula binigay ko sa inyo, yung angle ng voltahe mo minus ng angle na dala-dala ng current mo, naka-absolute value yun. So, yun yung gagamitin mo. Yun yung equivalent sa theta T mo dito. Okay? So, pwede ito. Pag ito yung formula ang ginamit mo, 300 watt din yung lalabas sa iyo. O kaya, pwede din gamitin mo formula sa bawat isa na to, I squared R plus I squared L X sub L plus I squared X sub C. So, ang lalabas pa rin sagot sa iyo doon ay 300 watt. O kaya, pwede din B squared over CR plus B sub L squared over CL plus BC squared over CC. So, kapag ganun naman yung formula ang ginamit mo, ang lalabas pa rin sagot sa iyo doon ay 300 watt. So, pumili ka na lang kung saan yung gusto mong formula na mas madali para sa iyo. Kasi lahat naman yun, pare-parehas lang yung sagot na ibibigay sa iyo.
Okay? Okay, the last part na pinapahanap sa atin ay yung power factor. So, ang formula ng power factor natin is cosine theta or R over the magnitude ng total impedance. So, ang value ng R mo is 3. Tapos, ang total impedance natin kanina ay 5. And then, the phase angle is 53.13 degrees. So, ang kailangan lang natin ay yung magnitude. Kaya naging 3 over 5. So, ang lalabas sa sagot sa'yo doon ay 0.6 laging. Okay? So, kung mapapasin mo yung kanina, sagot mo kanina, 3 plus J4. Okay? Ayan. So, dito palang mapapansin mo na inductive yung circuit mo kasi mas malaki yung value ng inductor mo sa resistor mo. Kaya parang mapapansin mo kagad na ang circuit mo na RLC ang kombinasyon ay inductive. Okay? O kaya, mapapansin para malaman mong laging siya, tignan mo yung angle ng theta B mo sa theta I mo. Okay? So, para masabi mo kung laging ba o leading. Pag pinlat mo yon, makikita mo kung kailangan para malaman mo kung laging o leading to, titignan mo kung yung current mo ay nahuhuli sa voltage mo. O kaya, kung yung current mo ay nauuna sa voltage mo, dito mo yung makikita sa angle na dala-dala nung voltage mo at saka ng current mo pag pinlat mo siya. So, natalakay na to sa mga unang chapter na circuit analysis nyo. So, kailangan pag sumagot ka ng power factor, kailangan i-indicate mo kung laging ba yun or leading siya or unity power factor. Kasi pag unity power factor, resistive siya. Okay? Okay, let's discuss voltage divider rule or BDR. So, itong BDR na to ginagamit nyo na sa circuit 1. So, ginagamit natin ang BDR kung ayaw mong gamitin yung variable na current sa pagkocompute ng voltage mo. Kasi sabi natin, ang voltage is equal sa I, okay, times ng impedance. So, kung ayaw mong gamitin yung variable na current na yan para makuha ang voltage mo, ang pwede mo pang gamitin way para masolve mo yung voltage sa bawat component na yon ay BDR. Okay? So, kaya dito, ang formula ng voltage divider rule mo is B sub X. So, yung X na yon, kung anong variable yung pinakocompute sa'yo. Kung kunyari, let us say, sa R. So, ang magiging subscript nun ay R. Okay? Lahat ng may X na yun. Kapag sa capacitor naman, so, ibig sabihin ng subscript nun ay C. Okay? So, ang formula, B sub X is equal to C sub X times the total voltage over the total impedance. Okay? So, let's have an example para dito sa topic na ito para maintindihan nyo kung paano ginagamit ang BDR sa AC circuit. So, sa problem number 1, using the voltage divider rule, find the voltage across each element of the circuit shown. So, ibig sabihin, ang pinapahanap sa atin ay voltage across sa bawat component. So, voltage across kay R at saka voltage across kay capacitive reactance. Okay? Okay, let's solve this problem using the voltage divider rule. So, in order for us to get the voltage across kay capacitive reactance, the formula will be B sub C is equal to the impedance ng C sub C capacitor mo, that is C sub C times the total voltage over C sub C plus C sub R. So, ang C sub C mo, that is 4, negative 90 degree, okay? That is the general format, times the voltage, that is 100, 0 degree, over ang general format ng capacitor mo ay 4, negative 90, and then the general format naman para kay R ay 3, 0 degree. So, kapag in-evaluate mo itong buong equation na to, so, ang lalabas na sagot sa'yo ay ito. Okay, so that will be 400 negative 90 degree over 3 minus J4. Okay, kasi diba sabi natin, ito, that is 3, automatic na. Tapos minus, dahil ang dala-dala niya na yung negative J4. Okay, so ang total impedance mo, 3 minus J4. Okay, so ganun din to. Kapag kinonvert mo itong polar form na to sa rectangular, ang lalabas pa rin sa'yo para may add mo yan, lalabas pa rin sa'yo doon ay 3 minus J4. Okay? So, we have to convert the
rectangular form na 3 minus g equals sa polar form para ma-divide natin siya. So, pag kinonvert mo yung 3 minus g equals sa calculator nyo sa polar form, ang equivalent nun ay 5, and then the phase angle is negative 53.13 degree. Okay, so 400 over 5, that is 80, tapos negative 90 minus ng negative 53.13 degree, ang lalabas sa iyo ay negative 36.87 degree. So, ang voltage across kay capacitive reactance mo is 80 volts, and then the phase angle is negative 36.87 degree. Okay? So, para naman makuha natin yung voltage across kay R, we are going to use the same formula. That will be B sub R is equal to the C sub R times the total voltage over the total impedance. So, we substitute the data. So, ang value ng C sub R mo is 3.0 degree, and then multiply by the input voltage, that is 100 volts, 0 degree over, nakuha na natin to, yung total impedance to, that is 5, negative 53.13 degree. So, ito yan. Okay? So, pag in-evaluate mo yan, lalo po sa sagot sa'yo dyan ay 300.0 degrees over 5, the phase angle is negative 53.13 degrees. So, 300 over 5, that is 60, okay? 0 minus ng negative 53.13 degree, that will be 53.13 degree. Okay? So, ibig sabihin, the voltage across KR, that will be 60 volts, and then the phase angle is positive 53.13 degree. Okay? Okay, let us discuss parallel AC circuits. Okay, let us discuss admittance first. Ang symbol ng admittance ay capital letter Y. Ang admittance ay sukatan kung gaano kadali ang isang network na tumanggap ng pagdali ng kuryente sa pamamagitan ng system na yon. Or, ang admittance ay reciprocal ng impedance mo. Okay? So, sa parallel connection, kapag nagkukumpute tayo ng mga impedances, naka-reciprocal siya, 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3, and so on. So, para mas mapadali, ang pagkukumpute ng total impedance, ang ginagawa, kinukuha na natin kagad yung reciprocal ng bawat variable na yon. So, ang tawag mo doon ay admittance. So, para makuha mo yung admittance dito kay 1 over C1, that is equal to Y sub 1, okay? Plus Y sub 2, plus Y sub 3, and so on. So, in order for you to get the total admittance. So, the formula, ito yun. Okay? So, Y sub T is equal to Y sub 1 plus Y sub 2 plus Y sub 3 up to Y sub N. So, depende kung ilang component ang present doon sa parallel connection mo. Okay? So, the general format para sa admittance ng resistive ay Y sub R is equal to 1 over C sub R, and then 1 over the general format ng C sub R mo is R 0 degree. Sabi natin, sa circuit 1, ang 1 over R ay conductance. So, kaya G. Okay? That is the symbol para sa conductance. And then, ang angle na dala-dala nun ay 0 degree. Okay? So, para naman makuha natin yung admittance sa inductor, that is Y sub L, and that is equal to 1 over C sub L, and that is equal to 1 over X sub L, 90 degrees. This is the general format ng C sub L mo sa kanina sa tinalakay sa topic na ito. So, 1 over X sub L, okay, ito yun, and then 0 minus 90, kaya ang lumabas na angle dun ay negative 90 degree. So, this is the general format para sa Y sub L mo. 1 over X sub L, and then the phase angle is negative 90 degree. Okay? So, para naman makuha natin yung admittance sa capacitor mo, that is Y sub C is equal to 1 over C sub C, and that is equal to 1 over X sub C, phase angle na negative 90. This is the general format para sa C sub C mo. So, kaya ang lalabas sa sagot sa'yo doon, 1 over X sub C, and then 0 minus minus ng 90 degree, that will give you a positive angle, which is 90 degree. So, this is the general format para sa admittance mo para sa capacitor mo. Okay? Now, let us discuss susceptance. Ang symbol ng susceptance ay capital letter B. Ang susceptance
Ito ay sukat kung gaano ang kakayahan ng isang electrical component mo na magpadalay ng kuryente. At ang tawag mo doon ay susceptance. Or, this is the reciprocal ng reactance mo. Okay? Ang tawag mo doon sa reciprocal ng reactance ay susceptance. Okay? So, kapag kinuha mo yung reciprocal ng inductive reactance mo, that is one over X double, that will be the susceptance para doon sa inductor na yan. Okay? So, kapag kinuha mo naman yung reciprocal ng capacitive reactance mo, that is 1 over X sub C, yun naman yung susceptance para dun sa capacitor mo. Okay? So, ibig sabihin, ang Y sub L mo kaninang nakuha kanina, that is 1 over X sub L, negative 90 degrees. So, ang tawag mo dun sa 1 over X sub L, that is your susceptance para sa inductor, kaya BL yan. Okay? So, negative 90 degree. So, ganun din sa Y sub C mo kanina, yung 1 over X sub C kanina na nakuha nating equation. So, pwede mong i-substitute na B sub C yan. And then, the angle is 90 degree. Okay? Okay, let us discuss admittance diagram. Kanina, merong impedance diagram. So, dito din may admittance diagram. Ang admittance diagram ay isang pagsasalarawan ng vector na naglalarawan sa magnitude ng kakayahan ng electrical component mo na magpadalay ng kuryente ayon sa conductance, capacitive susceptance, at inductive susceptance. At ang magnitude at mga angulo ng kabuang admittance ng buong system na yan. Okay? So, ito yung admittance diagram. So, ito yung para sa conductance mo. Ito naman yung para sa susceptance mo. So, yung conductance mo laging nasa x-axis kasi ang daladalang angle nun ay 0 degree. So, yung susceptance mo para sa capacitor mo pa upward kasi ang daladalang angle nun ay 90 degree. Tapos, yung susceptance mo para sa inductor mo laging pababa kasi ang daladalang angle nun ay negative 90 degree. Okay? So, ang tawag mo dito ay admittance diagram. Okay? These are the formula that we're going to use para sa pag-compute ng parallel connection sa AC network. So, para ma-compute mo yung total impedance dun sa parallel connection mo, the formula is 1 over CT is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over CT plus up to 1 over CN. So, depende kung ilang component ang present dun sa parallel network mo. So, pwede din, dahil sabi natin na reciprocal ng impedance ay admittance. So, pwede maging formula Y sub T is equal to Y sub 1 plus Y sub 2 plus Y sub 3 up to Y sub N. Okay? So, this formula, ito, okay, this formula, ginagamit kapag tatlong impedance ang present. So, naka-reciprocal na siya. So, ito yung formula na yan. Ito namang formula na to kapag dalawahan lang yung nakaparallel na impedances mo. So, pwede mo itong gamitin na hindi kinag-reciprocal. Kaya lang, kunyari, let us say, tatlo sila. Ang gawin mo, itong munang gamitin, ito yung formula na ito ang gamitin mo doon sa dalawa. Pag nakuha mo na yung sagot doon, tsaka mo ulit i-parallel doon sa isa using this formula. Pwede din yan. Okay? So, sa parallel connection, sabi natin ang constant variable is the voltage kasi the voltage across sa bawat branch are equal. So, ibig sabihin, ang laging kinukompute dito ay yung current na dumadaloy sa bawat component na yan. Okay? So, in order for you to get the total current, ito yun, the formula using the ohm, so that is the total voltage over the total impedance. Or, pwede din maging formula total voltage times the total admittance. Kasi 1 over CT is YT. Okay? So, kahit ano doon sa formula na yun ang gamitin mo, parehas lang yung sagot na lalabas sa'yo. Okay? So, para makuha mo naman yung current across kay current through kay C1, ang formula I sub 1 is equal to E over C sub 1. So, pwede din total voltage times the admittance nung nitong variable dun sa C1 mo. O kaya, pwede din, para makompute mo naman yung I sub 2 mo, ang I sub 2 mo is equal to the total voltage over C sub 2. Or, that is equal to the total voltage times admittance dito sa pangalawang component mo. Okay? So, pwede din, pag in-add mo yan, using the KCL, current in is equal to current out. Ang current in mo is I. Okay? Tapos, ang lumabas dyan ay si I1 tsaka si I2, kaya pwede mo makompute yung total current na ang formula is I sub 1 plus I sub 2. Okay?
So para naman makuha mo yung power, the formula, ito ay total power, total voltage times the total current cosine ng theta t. So kanina sinabi ko na sa inyo kung anong formula ng theta t, that is theta ng B minus ng theta ng I na naka-absolute value. Okay, so pwede din para makumpute mo din yung power sa bawat component mo, ang formula ng gamitin mo ay I squared C o kaya B squared over C. Pare-parehas lang yung sagot na makukuha mong sagot para sa power na yun, kahit anong formula dun sa tatlo na yun, pwede. Okay, basta available yung mga variable dun sa formula na yun. Now, the formula para naman sa power factor, ang formula ng power factor is cosine ng theta t, or that is equal to the conductance over the total admittance. So this is the formula para sa power factor. Okay? So these are the formula that we're going to use sa pagsasagot ng parallel connection. Okay? Okay, let's have an example para dito sa topic na ito. So, sa problem number 1, in the search show, determine the total impedance, the total admittance, the total current, the current through the resistor, and then the current through the inductor, and then the current through the capacitor, and then the total power and power factor. So, this is a given circuit. So, ito yung mga variable na pinapahanap sa atin sa circuit diagram na ito. Okay? So, sa problem na ito, pinapahanap muna ay total impedance. So, ang mas madaling kuhanin dyan ay kuhanin muna natin yung total admittance. So, pag nakuha natin yung total admittance, is reciprocal mo lang yun, makukuha na natin yung total impedance. So, the formula, taga the total admittance, that is y sub r plus y sub l plus y sub c. Okay? So, or, that is the general format ng y sub r, that is g, 0 degree, b sub l, negative 90 degree, and then b sub c, 90 degree. Okay? So, sabi natin, ang y sub r is 1 over r, that is 1 over 3.33 ng value ng r mo, and then the angle is 0 degree, plus 1 over x sub l, that is 1.43, and then the angle na dala-dala na ay negative 90 degree, plus 1 over the value ng x sub c mo, that is 3.33, and then the angle na dala-dala na ay 90 degree. So, pag in-evaluate mo yan, nalabas na sagot sa iyo ay ito. So, 0.3 siemens, okay? 0 degree plus 0.7 siemens, negative 90 degree plus 0.3 siemens ng 90 degree. So, para ma-add mo yan, kailangan i-convert mo muna yan sa rectangular. So, kapag na-convert mo sa rectangular, yan ang lalabas na sagot sa iyo ay 0.3 siemens minus j, 0.7 siemens plus point, plus j, 0.3 siemens. So, ang sagot dyan, kapag na-evaluate mo na yan, ang lalabas sa iyo doon ay 0.3 siemens minus j, 0.4 siemens. So, we convert this value sa polar form. So, ang lalabas doon ay 0.5 siemens, and then the angle is negative 53.13 degree. Okay? So, since nakuha na natin si y sub t, makukuha na natin si total impedance, which is c sub t. So, ang c sub t mo is equal to the reciprocal ng admittance mo. So, 1 over y sub t. So, 1 over the value ng y sub t is 0.5 siemens, and then the angle is negative 53.13 degree. Ang sagot na lalabas sa iyo doon ay 253.13 degree. Okay? Okay, now let us compute the total current. So, the total current formula is total voltage over the total impedance, or that is the total voltage times the total admittance. So, ito na lang gamitin natin formula yung total voltage times the total admittance. So, since kung mapapansin mo, given sa atin sa voltage source natin ay naka-time domain, we're going to convert this to polar form. Kasi naka-RMS value yung formula sa Ohm's law. So, square root of 2 times 100 na voltage maximum nito, you divide it by square root of 2, or you multiply this value by 0.707, ang lalabas sa iyo doon ay 100. Okay? And then, ang daladalang angle noon ay 53.13 degree. So, this is the RMS value noong time domain voltage mo, which is 100 volts, 53.13 degree. And then, you multiply the value ng total admittance mo na nakuha kanina, that is 0.5, and then the angle is negative 53.13 degree. So, sagot na lalabas sa iyo doon ay 50.0 degree. Okay? So, this is the value ng total current mo. Okay?
Okay, let us compute the current through the resistor, the inductor, and the capacitor. So the formula para makompute natin si I sub R, that is total voltage times Y sub R. Okay. Yan si Y sub R. So ang general form ng Y sub R is G 0 degree, which is the conductance. So we substitute the data yung nakuha natin kanina, that is 100 volts 53.13 degree times 0.3 Siemens 0 degree. Ito yung value nakuha natin sa Y sub R kanina. So ang sagot na lalabas sa'yo doon is 53.13 degree. Okay, so this is the current through this resistor. So in order for us to get the current through the inductor, that is the total voltage times the admittance dun sa inductor mo. Okay, so yun si Y sub L. Ayan, ito yung general format ng Y sub L mo, B sub L, and then the angle is negative 90 degree. Okay, susceptance, and then negative 90 degree. So we substitute the data. So the value ng E mo is 100 volts 53.13 degree times ng Y sub L na nakuha mo kanina, that is 0.7 negative 90 degree, which will give you an answer of 70 ampere, and then the phase angle is negative 36.87 degree. Okay, so para naman makuha natin yung current through the capacitor, that is the total voltage times the admittance dun sa capacitor na yan, which is Y sub C. So this is the general format para sa Y sub C mo, which is B sub C, positive 90 degree. Okay, so we substitute the data. So 100 volts 53.13 degree times the Y sub C na nakuha natin kanina, that is 0.3, and then the angle is positive 90 degree. Okay, so ang sagot na lalabas sa'yo dun ay 30, and then the phase angle is 143.13 degree. Okay, now let us compute the total power. Ang pwede natin gamitin formula ay this one. Okay, total power is equal to total voltage times the total current cosine ng theta t. Okay, so the magnitude ng voltage mo is 100, and then the magnitude ng current mo kanina ay 50 cosine ng 53.13 degree. Itong 53.13 degree na to, yan yung angle na theta b minus ng theta i. Okay, so naka-absolute value. So kung mapapansin mo kanina, ang angle na dala-dala ng voltage mo is 53.13 degree minus nung angle na dala-dala ng current mo is 0 degree, kaya 53.13 degree yan. Okay, so pag in-evaluate mo yung buong equation na ito, ang lalabas sa sagot sa iyo dun ay 3000 watts. Okay, so this is the total power. Or pwede kang gumamit pa ng isang formula ng power, that is yung power kay resistor plus power nung sa inductor plus power dun sa capacitor is equal to sa total power. So ang formula nun, the voltage across kay R times the current through R cosine ng theta R plus voltage, the input voltage times the current na dumalay kay inductor cosine ng theta sub L plus the input voltage times the current na dumalay kay capacitor times the cosine ng theta sub C mo. So pag sinubstitute mo yun, yung magnitude ng voltage mo is 100, the current na dumalay kay R, that is 30 cosine na 0 degree, kasi ang angle na dala-dala nito ay 0 degree sa admittance mo. Okay, so plus 1000 volts times the magnitude ng I sub L mo is 70 cosine ng 90 degree, kasi 90 degree ang dala-dala ng X sub L mo. Tapos plus 100, okay, that is the voltage times the current ng I sub C mo is 30 cosine ng 90 degree. So ang lalabas na sagot sa'yo doon ay 3000 watts din. Okay, so negative 90 to, kasi X sub C yan. Okay, so either of the formula, kahit saan doon, parehas lang yung sagot na makukuha mo. O kaya, pwede mo rin gamitin yung I squared R, o I squared C, o kaya B squared over C. Pare-parehas lang yung sagot na makukuha mo. So, mamili ka na lang kung ano doon sa mga formula na yun ang gusto mong gamitin na mas madali para sa'yo. Okay? Now, the last part, ang pinapahanap sa atin ay yung power factor. So, formula ng power factor is cosine theta t, or that is the conductance over the
total admittance. So, ang conductance natin na nakuha kanina is 0.3 over ang magnitude ng total admittance natin is 0.5. So, 0.3 over 0.5, that will give you an answer of 0.6. So, lagging siya. So, malalaman mo lang kung leading or lagging kapag pinlot mo yung equation ng voltage and current mo. So, dito, kung mapapansin mo, ang voltage mo ay positive 53.13 at ang nakuha nating angle sa current is 0. So, ibig sabihin, yung current mo ay nahuhuli sa voltage mo, kaya lagging siya. Okay? Okay, let us discuss current divider rule or CDR. So, si CDR ginagamit para mas mapadali yung pagkocompute nang hindi mo hinahanap yung voltage across dun sa bawat component na yun. Kasi sabi natin, ang formula ng I ay B over Z. Okay? B over Z. So, para sabi niya, mas madali daw makukompute yung current na yun kahit hindi mo kinukompute yung voltage across dun sa component na yun. So, isang way para makompute mo yung current is the CDR. Okay? So, itong formula na ito ay applicable lang sa dalawang nakaparallel na component. So, kapag kunyari, tatlo yung component or apat, so, kung saan pinakukupit yung current, huwag mong gagalawin yun. Tapos, yung tatlo na sumobrang component, iparallel mo sila para maging isa. Okay? Kung tatlo naman, at kunyari, let us say, meron pang isa dito na component ka, okay, let us say, isang inductor pa dyan. So, ang gawin natin, let us say, dito pinakukupit yung kawin, iparallel mo itong dalawa na ito para maging isa, para magamit mo itong formula na ito. Okay? So, this is CDR. So, para makumpit mo yung current kay I1, ang formula, that is C2 times the total current over C1 plus C2. Para naman makumpit mo si I2, that is equal to C1 times the total current over the total impedance, which is A1 plus A2. Okay? So, let's have an example para dito sa topic na ito para maintindihan nyo kung paano ginagamit yung formula sa CDR. So, sa problem number 1, using the current divider rule, find the current through each impedance in the circuit shown. So, ito yung circuit diagram na pinakocompute using the CDR. We are given a total current of 20 amperes, 0 degree, and then resistor, which is 3 ohm, and then an inductive reactance, which is 4 ohm. So, pinapahanap sa atin yung current through kay R at saka current through kay L. Okay? Okay, let's solve this problem. So, using the CDR formula, para makuha natin si IR, that is equal to CL times CT over CR plus CL. So, we substitute the data. That will give you 90 degree, 20 amperes, 0 degree over 3 ohm, 0 degree plus 4 ohm, 90 degree. Okay? So, ito yan. Kasi, diba sabi natin sa format nito, this is 3, 0 degree. Yan yung general format niya. Ito naman, 4. Okay? Dahil inductor to, so, 90 degree ito. Okay? 90. Yan. Okay? 90 degree. Okay? So, kaya ito yan. Tsaka ito. So, pag in-evaluate mo yung equation na yan, lalabas sa'yo doon, 80, 90 degree over 5, 53.13 degree. So, kapag in-evaluate mo ulit itong equation na ito, lalabas sa'yo doon, ay 16 ampere, 36.87 degree. Okay? So, para naman makuha natin yung current kay inductor, the formula is I sub L is equal to C sub L times the total current over C sub L plus C sub L. So, we substitute the data, that is 3, 0 degree, and then the total current is 20 ampere, 0 degree, over the total impedance. Ito yun, yung nakuha natin sagot kanina, which is 5, 53.13 degree. So, that will give you value of 60 amperes 0 degree over 5, 53.13 degrees. So, pag in-evaluate mo itong equation na ito, lalabas na sagot sa'yo para kay Isabel is 12 amperes, negative 53.13 degree. Okay? Okay, let us discuss equivalent circuit. So, equivalent circuit, for every series AC network, there is a parallel AC network equivalent or vice versa. So, ibig sabihin lang nun, sa isang series connection mo, may equivalent parallel connection ito. O yung parallel connection, may equivalent na series connection to. So, ito yung mga formula na gagamitin mo
para ma-convert mo yung series connection na yung sa parallel connection. Tapos ito naman ang formula ang gagamitin mo para ma-convert mo yung parallel connection mo sa series connection mo. Basta ang usapan, para pumasok ka dito sa topic na to, dapat may given na isang resistive element at saka isang reactive element. Okay? It may either be X sub L or X sub C. Okay? So, these are the formula. So, para makuha mo yung R sub P mo sa parallel connection, that is R sub S squared plus X sub S squared over R sub S, and then the reactant sa parallel, that will be R sub S squared plus X sub S squared over X sub S. So, sa parallel connection naman, para malipat mo sa series, that is R sub S equal to R sub P times ng X sub P squared over X sub P squared plus R sub P squared. And then X sub S is equal to RP squared X sub P over XP squared plus RP squared. Okay, so you have to memorize all of this formula para magamit mo dito sa topic na ito. Okay, so ang ginagamit lang dito ay yung mga magnitude niya. Okay. Okay, let's have an example para dito sa topic na to. So, sa problem number 1, determine the series equivalent circuit for the network shown. So, we are given a parallel connection. We are given an R, which is 8 kilo ohm. And then, X sub C is equal to 4 kilo ohm. Then, the X sub L is equal to 9 kilo ohm. So, pinakonvert itong parallel connection na to sa series connection. Okay? Okay, let's answer this problem. So, given na tayo ng R sub P, which is 8 kilo ohm. And then we get the resultant kasi dalawa yung reactances natin dito. Ang formula yun para makuha may resultant nito is absolute value ng X sub L minus X sub C. So, ang sagot lagi dito ay positive. So, ang value ng X sub L mo is 9 kilo ohm minus ng 4 kilo ohm, which will give you an answer of 5 kilo ohm. So, pwede na natin gamitin yung formula sa pag-convert sa series. So, this is a formula that we're going to use. So, para makuha natin yung equivalent na RS, that is equal to R sub P times X sub P squared over X sub P squared plus R sub P squared. So, we substitute the data that will give you 8 kilo ohm times 5 kilo ohm quantity squared over 5 kilo ohm quantity squared plus 8 kilo ohm quantity squared, which will give you 200 kilo ohm over 89. And the answer, para pag in-evaluate mo ito, ang sagot na lalabas sa iyo doon ay 2.247 kilo ohm. Okay? So, para naman makuha natin yung reactance component niya, that is X sub S is equal to R sub P squared X sub P over X sub P squared plus R sub P squared. Okay? So, we substitute the data, that is 8 kilo ohm quantity squared times 5 kilo ohm over 5 kilo ohm quantity squared plus 8 kilo ohm quantity squared. So, ang sagot na lalabas sa iyo doon, 320 kilo ohm over 89. So, ang sagot doon, kapag in-evaluate mo yung value na ito, sagot ay 3.596 kilo ohm. Okay? So, pag binilipat mo na yun sa circuit, ganito ang kalalabasan niya. So, ito yung R sub S mo, ito yung X sub S mo. Okay? Now, let us discuss series parallel AC circuits. So, sa series parallel AC circuit, this is a combination ng series and parallel connection. So, yung mga formula ginagamit sa series at saka sa parallel, magsasama-sama dito sa series parallel AC circuits. Okay? Okay, let's have an example para dito sa topic na ito. So, sa problem number 3, for the network shown, determine the current I and the voltage B. So, pinapahanap lang yung current dito sa branch na to at saka yung voltage across kay R3. Okay? Okay, let's answer this problem. So, bago natin siya masagutan, kailangan masimplify natin yung buong equation, yung buong sarkito pala. So, kung mapapansin mo, upward yung current dito, tapos downward yung current dito. So, we're going to subtract it para maging isang current source na lang siya. Kaya maging I1 minus ng I2. Okay? So, that will be the total current para dun sa circuit na yun. Kaya, IT is equal dun sa I1 mo, that is 6 milliampere, 20 degree, minus ng 4 milliampere, 0 degree. So, we're going to convert this value sa rectangular form kasi naka-polar form siya. Sabi natin, pag magsusubtract ka, kailangan naka-rectangular form. So, pag kinonvert mo yan, ang lalabas na sagot sa'yo doon, 5.638 milliampere plus J, 2.052 milliampere minus 4 milliampere, which will give you an answer of
1.638 milliampere plus J 2.052 milliampere. And then you convert this rectangular form to polar form, ang lalabas doon ay 2.626 milliampere, 51.402 degree. Okay? So meron ka na isang current source, okay? So ang pinapahanap muna sa atin ay yung current dito. So kung mapapansin mo, may tatlong component ka. So itong component na R1 at saka R3 na to, ipaparallel natin para maging isa, para makuha natin yung current dito, na ang gagamitin nating solution ay current divider rule or CDR. So ipaparallel natin si R1 at saka si R3, okay? So that is A1 parallel kay C3 mo. So ito yan. Okay? So pag pinarallel mo si C1 tsaka si C3, ang lalabas sa iyong sagot doon ay 1.545 kilo ohm 0 degree. Okay? That is equal to C1, okay? That is equal to CR, okay? Ito yung formula na yan. CR times ng CR ulit. Okay? CR3. Okay, lagyan na lang natin yung subscript. So, CR1 times ang CR3 over CR1 plus CR3. Okay. Ayan. Plus CR3. Okay. So, pag ginamit mo yung formula yan, sinapshoot mo itong mga data na to sa formula na to, ang lalabas na sagot sa iyo doon ay 1.545 kilo ohm 0 degree. Okay? So, si C2, ito yun. This is 10 minus yung J20. Okay? So, ito yan. Kasi, diba, negative J20 to. Tapos, itong isa, 10. Okay? Kaya, naging 10 minus J20. Okay? Ayan. So, pag kinonvert mo yung 10 minus J20 na yan na rectangular form sa polar form, ang equivalent nun ay 22.361 kilo ohm, and then the phase angle is negative 63.435 degree. Okay? So, ito na yung magiging circuit diagram mo kapag na-simplify na siya. Yung total current na compute mo, ito yung C1 mo, yung parallel nung CR1 mo, tsaka CR3 mo, ito yung si C1, tapos si C2. Okay? So, makukumpute natin si I sa circuit diagram na ito using CDR. So, para makuha natin si I, the formula is I is equal to C1 times the total current over total impedance, which is C1 plus C2. Okay? So, we substitute the data. Ang C1 mo, kanina na nakuha natin is 1.545 kilo ohm, 0 degree. And then, the total current, that is 2.626 milliampere. And then, the angle is 51.402 degree over the value ng C1 mo, that is 1.545 kilo ohm, plus the value ng C2 mo, that is 10 kilo ohm minus J20. Okay? So, pag in-evaluate mo itong buong equation na ito, ang lalabas sa iyo doon ay 4.057 ampere, and then the phase angle is 51.402 over 11.545 times 10 to the negative times 10 to the 3 minus J20 times 10 to the 3. So, which will give you an answer of 4.057 ampere, and then the phase angle is 51.402 degree. So, itong rectangular form na to, i-convert mo sa polar form para ma-divide natin siya. So, pag kinonvert mo yan sa polar form, ang lalabas sa iyo doon ay 23.093 times 10 to the 3, and then the phase angle is negative 60.004 degree. So, we divide this term. Ang lalabas na sagot sa iyo doon para makuha mo si I is 0.176 milliampere, and then the angle is 111.406 degree. Okay? So, para makompute mo naman yung voltage across kay C2, diba sabi natin ang pinapahanap dun ay yung voltage din across dun kay R3. Eh, naka-parallel connection yun. So, sabi na, pag parallel connection, the voltage sa bawat branch ay equal. So, dito, pag nakuha mo na yung voltage dito, equal na rin yun dun sa voltage dun kay R3 kanina. Okay? So, para makuha natin yung voltage across kay R3 sa pinapahanap kanina, ang gagamitin natin yung current dumaloy dito kay C2, tapos multiply mo kay C2. So, that will be the voltage across dito sa branch na to, which is also the voltage across dito sa branch na ito. Okay? So, the formula, that is B is equal to 1 times ng current and then C2.
Okay? So, we substitute the data. Ang current na compute mo, that is 0.176 milliampere, and then the angle is 111.406 degree times say 2, that is yung naka-fuller form na equivalent niya is 22.36 kiloohm, and then the angle is negative 63.435 degree. So, pag in-evaluate mo itong equation na ito, ang lalabas na sagot sa iyo doon ay 3.936 volts, and then the phase angle is 47.971 degree. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again for another tutorial. Don't forget to like and subscribe and keep safe. God bless, and until next time, bye-bye.